Hi guys, good morning. Maulan na umaga at makulimlim. So bagong lahat, magkape. So, andito tayo ngayon sa likod bahay namin. Maraming salamat sa mga nanonood ng video. At kung bago ka pa lang dito sa ating YouTube channel, please huwag kakalimutan mag-subscribe and hit the notification bell para updated tayo sa ating mga gagawin, mga i-upload kong video. So ayan, good morning. For today's video, yung isa kong rabbit ay napansin ko kasi meron siyang tumutubong galis sa ilong at yung part ng kanyang tenga ay nagkakaroon na ng mangge. Ayun. So pag-uusapan natin kung paano nakukuha yung mangge at paano nagkakaroon ng mangge ang isang rabbit. At ipapakita ko na rin sa inyo kung paano ko siya ginagamot. Ang mangge ay nakukuha to sa maduming kapaligiran at kung yung paligid nito or yung mga kasalamuhan nito ay merong mangge, possible na mahawaan siya kasi may mga maliliit na insekto, ayun, yung pwedeng lumipat sa mga rabbit natin. Tulad dito sa akin, ay may mga baboy ako, may mga alagang aso, at meron ding mga manok. Ayun. So, possible na doon din natin makukuha, or doon nila makukuha yung mangge. Ayan. Ito ang ating alagang rabbit. Hindi pa naman malala yung mangge niya. So, kung makikita natin yung sa kanyang ilong, ayan, tumutubo na siya at yung kanyang tenga, ayan, meron na rin. So, para hindi na masyadong lumala, agapan na natin at para hindi na rin siya makahawa. Sa iba, ang ginagawa nila is ina-isolate. Ayan. Yung mga gamot na pwedeng gamitin para sa mga mangge, coconut virgin coconut oil. Ayan. Tapos nakita ko rin yung sulfur na ointment na pinupunas nila sa mga mangge o apektadong parte ng mangge. At may injectable, yun, search na lang kung ano pa yung mga magagandang injectables na ano. Pero kasi ako, hindi pa ako nagpa-practice ng pag-i-inject, no? Ang ginagamit ko lang ay ito. Yan, ivermectin. Pero ang ivermectin sa akin, ay hindi ko siya pinapainom direkta. Ayan, kasi may overdose siya. And kung ang rabbit mo ay buntis, possible pa itong makunan. Ayan. Pero may safe na paraan para maiwasan natin ito. So guys, ang ginagawa natin ay spray bottle. Ayan. Ay kasamang tubig. Ayan, tubig. At thank you.
ako talaga guys, marami akong binibili nito. Kasi pang prevent ko na to sa mangi. Ayan, isang sachet lang. Tapos ini-spray ko lang to sa katawan ng rabbit. Pag doon mismo sa affected na part ng rabbit, may mga mangi. Hindi mo naman siya kailangan na marami, no? Tapos, ayun. Didilaan niya na lang. I-spray ko lang siya, guys. Ayan. Tapos, ayun na. Pag malala yung mangge ng rabbit natin, pwede natin siyang gawin na twice a day hanggang sa mawala yung mangge. So, huwag nyo na isama sa, huwag nyo na isama sa pakain nila. At baka ma-overdose natin kasi dapat pwede siya ng timbang. So, malilisan lang naman yung rabbit natin. Eh, hindi na tayo mag-kumpa ng timbang-timbang. Ayan. Spray na lang para safe sa ating rabbit. Ayan. So, usually hindi naman natin pinapaliguan yung rabbit. Pag ganito lang na may mga kailangan na i-prevent natin yung mangi. Okay. Ayan. Yun lang. Tapos, sa iba ina-isolate eh. Ako, ayan. Hindi ko na siya ina-isolate. So, ang ginagawa ko na lang, yung palibot, yung mga kasama ng katabi yung ano niya, ini-sprayhan ko na lang din. Ayan. Ayan, update ng ating mga maliliit na rabbit. Ayan. Day 20 na sila. Ayan. So, ini-sprayhan ko rin. Ayan. Para kung may mga mikrobyo sa ating malapit na ano, mapapatay ni ivermectin. Yeah. So, konti lang na ano ko. Since na hindi naman masyadong malala yung mangge ng ating New Zealand White, once a day lang, hanggang sa mawala yung marka ng mangge sa kanya. So, ganun lang yung ginagawa ko, guys. Ayan. So, yun. Hanggang dito na lang. Muli, maraming salamat sa mga nanonood. At kung mapanood yung video na to, please hit the subscribe button at yung notification bell para updated kayo sa ating mga gagawin video. Maraming salamat. Ingat kayo lagi. Magpalakas. At iwas COVID. Ayan. Laging tatandaan, sa simpleng pamumuhay, masaya ang buhay. Cheers, guys!